Sama na ako ng mga pandayo sa lugar na malalayo. Hindi naman sa nanghuhusga, pero ika nga ng mga naghaharang dyan sa lugar nyo, ibigay mo na yung kusta at nang di na tayo umabot sa pagluluksa. Pagbibitigin ng mga ngot kula, ito'y maselang pagkakataon. Naamoy ko na ang simoy ng kamangmangan. Kung di mo na itatanong, meron sagot pero di maniniwala ang mga toge hanggat hindi na ilathala. FlipTop, Ahon 8, Day 2, pampitong laban na. Dito pa rin, Riverside Studios, Makati City. FlipTop ang iyay para sa parating na laban, oh. Yeah, shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng support ng tunay. Live, syempre, lahat ng kasama natin dito. Lahat ng kasama namin kahapon at hanggang ngayon at hanggang next year. Shoutout sa lahat ng support ng tunay. Online din. Pakyo sa mga pirata. Shoutout sa mga tumutulong sa amin mag-report ng mga peking video. Check niya lahat ng verified pages ng FlipTop sa social media. Silip niyan. Happy 1 billion views nga pala, 2017. Sa kanan ko, Olongapo City represent! Mag-iay tayo lahat para Invictus! Yeah! At sa kaliwa naman, General Santos City represent, magingay para ay Tatz Maven. Kung naglalayag sa harayan ng malayang pag-iisip, kahit blalan nila man ang tunay na buhay sa panaginip. Dahil sakti ko pinili, sinasabihin ako'y sabigil. Di ko kasalanan, siksika, nakalimutan ba daarto sa gilid. Pero huwag nang tangkain, nasundan na kanya pa. Dahil parang pagpipil, hindi sumasayad aking paa sa lupa. Pauwing pahala pa sa aking rima, kasi magumpa ako'y nag-astalobo. Sa lawa-lawa pa pala siya na utak ko. Maybe not pricing, always deep ang katmagat. Shoutouts nga para sa 851G, Delinquent Society, Tugmang Krimen. Maraming salamat. Nanalo ng coin toss si Invictus, pinili niyo mauna. Tatz Maven, magbakan yung laban na to. Dito lang tayo pareho sa gitna. Unang banat, Ahon 8, pakinggan natin Tatz Maven. Yo check, game? Yeah! Sa Ahon nagbabalik, muli nyo matutunghayan. Kung nakaraan nagkamali, abay na ibura ko na yan. Dahil ngayon, nagiinit na ang general. Kaya sakto, ikaw yung puta ng gapo na aking puputukan. Kaya kahit ibase pa kung saan ka nakabase para di kita urungan. Dali kay mapapasubo sa dayuhan, ikay pokpok sa daungan. Isang malaking kambubuhan, kung ba't sa bara per bara ka nakipag-inkwentro. Dahil gagawin lamang kitang puta sa aking bars, ito'y Barrio Barreto. At sobrang tanga naman neto kung umaasang may pag-asang mabubuo. Dahil ngayong gabi, iwan tong tagagapo, parang binuntis ng sundalong kano-ano. Sisi ka na ba sa iyong matatamo? Na isa ka lamang huwan na tutuwad sa harap ko. Kasi peke ka pa rin kahit magpalit pa ng anyo. Kaya patay tong fake pussy. Ikaw ang Jennifer Laude ng gapo. At intro pa lang yun. Adami ko pang di nasasabi. Habang ito ako mag-intro, sobra 16 bars tapos sa rounds na hindi pa yun kasali. Ang daya naman ni pare magmaniobra para humaba na kanyang obra. Kaso nakalimutan niya atang taga Mindanao ako. Ibang usapan na pag sa boundary sumobra. Saan mo ginamit yun? Para magpaagaw lang ng t-shirt, cheap crowd reaction. Ginagawa ko yung bobo nito. Yung estilo niya, tubig kanal, mananatiling marumi kahit anong pakulo. At ganyan na ba talaga? Pagdesperado at wala nang maisip. Kaso wala kang permiso, gago, ito ay rigged. Tapos ang iyong mga gimmick. Kaya Patrick Manahimik,
Kung wala kang decente na ideya, tanggapin mo hindi ka makakascore sa merkado. Ikaw si Pate Garcia. Na sino tatangkilik sa puro setup, walang punchline na ebidensya. Sobrang haba pa ng linya para servisyo ng ahensya. Kaya ang pag-usad makupad kung ikaw mahaba pangungusap. Ako nagtatapos ng pag-uusap. At huwag mong sabihin dahil sa estilo mong kaliwa, yung palusot mo'y palpak. Kasi kung tutuusin, ako di naman ay kaliwa. Pero pambagsak, ito'y prime nila. Ito'y prime ni Manny Pac. Ilalagapak sa mga direktang sumuntok ay hindi-hindi ka mapapasama. Dahil sa mga direktang sumuntok ay hindi-hindi ka mapapasama. Dahil yung estilo mong kaliwa'y tila pangangaliwa. Kailanman hindi-hindi-hindi tatama. Kaya kawawa ka bata dahil yung writing mo lazy. Walang kinalaman yung teksto sa imahe. Mag-admin ka na lang sa bars, baby. Yo! Yan! Yeah! Patuloy na umaangat! Hindi nyo ko mapadapa! At sa iyong pagsubok ay lulong ka na pala! Nung nalamon ka ng lason sa masamang gamot ka nagpadala, ikay naadik sa una mong talo kaya naganap ka ng isa pa, Ahon Gang! Yeah! Kala mo sinong matapang? Baka mabulag kayo! Tangkad lang kayang ipagyabang ng hinayupak na to, kaso lumaki kang duwag yuyuko ka sa tuwing kinakausap ako! Pinakamatangkad sa mga Muslim! Pero supot yan na si Milya. Siya na nga lang natitirang hindi terorista sa pamilya. Pwes huwag ka mang ambatats. May dahilan kung ba't tadanan natin eh nag-cruise. Pagkat ito na ang tamang oras para makilala si Jesus. Pagkat ito na ang tamang oras para makilala si Jesus. At ito na ang tamang oras para makilala si Jesus. Tatz! Sobrang wak! Ang bobo! Ulit! Siya na nga lang natitirang hindi terorista sa pamilya! Pwes huwag ka mga batats! May dahilan kung ba't tadanan natin na nag-cruise! Pagkat ito na ang tamang oras para makilala si Jesus! Kasama mo sila, Enigma, oh! Bumibita ka na ba? Kung sanay ka mauna, pwes sa bangkay ng mga tinalo ko, pipila ka tanga, tawagin mo akong inggit! Sa liga, palaging maninira talaga! Kaya tanggal sa uprising, parang hinila pababa! At ngayon, laglag ka na! Putingin sa sarili, umuusok! Hindi ka nag-iinit, dahan-dahan ka natupok. Nung pinagmalaki mong hindi ka nag-try out, so ay gumitna mula sa sulok para ipaalam sa'yo na ako ay di matatakasan ang pagsubok. Kasi naghahanap ka lang ng tama, pwes ang tsansa mo lumuha. Kung hindi mo pa yan abot, talagang wala ka nang makuha. Magdasal ka man sa mosque, wala akong pakialam sa'yo puta pag sinapak kita tuluya ka nang hahalik sa lupa. Ito'y biglang naliwanagan. Lalabas sa kanyang diwa, kanyang naaninag sa bisa, nagpagsindi ng kandila. Hawak ko'y kutsilyong mas matalim pa sa akin dila. Alam kong Muslim katila, sanay ka na ngunit patay ka nang bigyan ka ng apat na hiwa. Ito'y sampal sa mukha mo, tatanggapin mo masakit. Galad ka rin ang katawan, patayuin lang sa banig. Nagpasalamat ka pa sa Diyos sa sinapit mong dahas at paet. Matapos kang paluhurin at iyampas sa sahig. Ikay rebelde na Muslim, gustong labanan ng mundo. Marapat lang na mapaslang bago pa yan makagulo. Gawin mo lang lahat ng bawal yan. Napili mong tukso hanggang babuyan pakainin ang sarili mong dugo. Pagkat 5-0 na ako sa pagpasok sa laban namin Pacquiao Marquez kung susumahin. Kaya tiyak na may babagsak na taga Jensen sa pang-anim. Gusto niyong malaman ang angel na magpapaiyak dito, nag-LQ sila ni Nico. Pero bago lahat yan, let's go back from the start. Yung magkasama pa kayo, naglalakad holding hands sa may park, endearment nyo pa nga, Honey at Tars, sobrang sweet nila ni Nico, pwede pang Nicholas Parks. Sa mga panahon na yon, mga kasiyahan, halos walang makaka-replace. Pero biglang nagbago ang lahat, biglang pumangit ang taste. Kumising siya! Lahat ng memorya na erase, lahat ng pinagsamahan nila ni Nico, gone in 60 seconds. Si Nico, ginawa niya Nicolas Cage. At dinaan ko lang sa corny na paraan para maramdaman mo ng dahan-dahan. Kumbaga, pinamukha kong tapik kaibigan na sampal ng katotohanan na kung wala si Nico, wala kang ditong umuulat,
Huwag muna itanggi yan. Wala nang dapat ikagulat kasi alam namin na grabe ang iyong pakikiusap. Kaya mananatili ka na lang, bitch ni Nico. Ikaw si Yusuf at Yusuf. At alam mo yun ang totoo. Dahil kung kaya akong ako sa iyo, dapat subuko na lang, bro. Kaya tigilan mo yan pag... Sumuko na lang, bro, bro, kaya tigilan mo yung pagmamayabang sa sarili mo. Hindi ka nakapasok sa pagiging lirikal. Ano, ikaw ako? Kaya takbo! Kaya hindi, kaya takbo! Ako hindi titila! World War! Digmaan! Yan ang pinanggalingan natin na liga at nasa flip-top na tayo. Pero ang tikas na general hindi pa rin nasisira habang ikaw iniwan mo ang pagiging sundalo ng World War para maging snatcher ng iskinita! O, iskinita! Oh, Iskinita, yun ang pangalan ng binuo niya ng liga. Oh, Iskinita, yun ang pangalan ng kanyang binuo ng liga. Akala ko may itataguyod pero may modus pala na pambihira. Umaandar na naman ang pagkagahaman ng inyong tita na ginamit niya lamang Iskinita para makanakos siya ng hindi natin nakikita. Pero kailangan pa ba ng ebidensya? Nasa sa iyo na yan, bay. Pero kung mag-asta inosente, kung mag-asta inosente, gripo sa tagiliran, doon ka maghugas ng kamay, kaya patay. Gagamitin ko pa kung sino ang nasa piling mo. Ito'y saksak sa buong katawan para nakipagtali ka sa best friend mo. Tayo pa lang, banat! Tainggan natin, Invictus! Putang inan to! Paulit-ulit yung angle, pues ikay madadala. Hinahanap mo pa si Nico, pues pareho kayo, dahil ikay mawawala. Wala kang ginagawa sa iyong buhay, kaya't palagi nakadapa. Wala kang ginagawa sa iyong buhay, kaya't palagi nakadapa. Sa lahat ng taong may kwenta, ikaw ang pinakawala. Ako na nga lang sinubukan mong trabaho at ako'y hindi naman tanga na makita ko ang Tatz, alam kong di ka papasa. Pagkat ang Tatz, malakas bang manyak ng chick parang higad. Pagdating sa pagbuboso ay palagi siyang masipag. Lumilipad pa ng Manila, makadagit lang ng bihag. Madalas kang umalis sa Mindanao kasi bad trip ka sa hijab. Tapos sumasali ka pa sa mga rally, Tatz. Baka mahuli ka niyan. Muslim ka pa naman. Ngunit sa puso niya talaga ang pagiging aktivista, kaya't mabuti na lang. Pag tinanong mo nga siya ng kamusta, ang sagot niya, mauti naman. Pwes, ito na ang tamang babala at balang tataman na pagkataba ng batang nawala ng tapang, sasama ka na sa baba, baba nang wala ng babaan, madala ka sa pagkadala. Pagkat may gana ang bara na parang nagpapatawa, walang kwenta mga katha mo, hindi man lang makapaso. Desperado ka na masyado, handa magbago para manalo, sinunod mo ang luho na madla. Kaya't nagpatawa ka na lamang gago habang ako yan dito, sapagkat gusto ka nang mamatay ng tao. Kaya paano ka ba naging Tatz? Katangahan di matakpan, wala akong pakialam. Pagkat sablay ang tapang niyan, animoy blankong katawan ng Tatz ay may paglalagyan. Pagkat namatalo ako, ay ang trip mo na, hindi ko masakyan. Ikay hindi mananalo sa sarili mo, itatak ng matandaan mong henakalang Tatz, ako'y hindi nasaktan. At sabi niya kay Bonifacio, hindi na mababawi ang Joel, parang alahas ni Imelda. Tangina ang labo! Hilig pa namang pumuna ng maling gawa ng iba na parang magaling na siya ang kaso. Nagkakamali ka rin. At kung di napapansin, wag hanga rin pa na magbago. Nang sa halip maging, patunay na ang Tatz ay hindi sumasalamin sa pagkatao. Kasi alata naman sa kanya na di ganong malaman. Gusto ka lamang ng tao, kaya hinamon ka walang. Pinapalampas to na pagkain mula nakaraang ahon palaban. Nilulunok mo lang lahat, kaya nilasod ka na lang. Hindi ka pinatawad ni Poison, parang pinakong katawan. Ikay hindi niya pinabangon, ba't inahon na naman? Kasi nga ba't ang enigma sa pribadong paraan? Mas matutulad ka sa lason na tinalong bataan! Tayo muli ba na at pahinga natin, Tatz Maven! Kung sa lyrics ibabase, siya ay halimaw, nanggigigil, kitang-kita sa ngipin niya. Pero kung sa appearance ibabase, naka-braces ka. At feeling niya sa titig niya nakakatakot, na para bang pang-inkwentro. Gago, mas mukha kang spoiled brat na hindi nabilhan ng Lego. Kaya nakakabanas ang angas nito. Ikaw yung parang millennial sa coffee shop, yung umiiyak pag tumutula na sa sentro. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi na angas malasayad. Mali ata yung pagkakwento. Dahil sa pormahan na ganyan, yan ay nagsasabi na huling tula mo na to, Juan Miguel Severo. Juan Miguel Severo, pero tama na ang biro. Siguro na-picture out niya na yung gusto kong ipakita na hindi fit sa'yo yung imahe, kaya kailangan ka nang i-crop sa liga. Kaya ikay mahina at magsisisi.
Di ilusyon lamang ang iyong lalim, ikibangin na 3D kaya manatili na pipi. Akala mo kung sino umasta, ikaw patunay na hindi lahat nakabase kung ano ang sinasabi. Nakabase din ito kung sino ang nagsasalita, ikipapahiya at mapapaslang. Di porket di ka makalawsong ay magkukonsus rap ka na lang. Nag-rap patungkot sa kahirapan, e tagal subdivision ka naman. Wala, di naman sa wala kang karapatan, wag lang puro rap sa mga bagay na hindi mo nararamdaman. Kasi kung minalas ka sa buhay, malamang wak 16 pa rin ang iyong dala. Kung ako minalas sa buhay, malamang may M16 na nakaasinta. Ano ibig sabihin ng aking sinasalita? Kahit sa anong versyon ng realidad ay papatayin at papatayin pa rin kita. Na ano, nabubuwang ka na, nasasayad ka na naman. Oops, saya, triggered siya. Alam kong may ribat na nanakalaan. Pero, sige, panggain mo ako ng tuluyan kung yun ang naisip mong paraan. Pero paano ba yan? Walang hanggan na nakaharang sa iyong daan. Pero sa totoo lang, hindi na naman si Saya ang kinokopya niya. Kundi buong ilustrado. Ganun siya ka, walang hiya. Mula sa angas at pagkabastos ni talas at batas, di pinalagpas ng tangina, ikay snatcher sa matao na lugar. Lakas mo magnakos sa mga taong nasa gitna. Pero kahit ano man ang iyong gawin, di ka pa rin pumantay kahit katiting. Kasi hinayupa ka lang, hindi ka hayop sa galing. At ipapatuloy ko ang scheme. Ako'y mananatili sa tema. Pintig ng puso mo'y ubus ang beat. Mukhang walang reserba si Apo Lerma. Kaya dead ka, sa akin ay kay mapupugutan. Tatamaan ka sa ulo, tatamaan ang iyong bumbunan. Matutroma ka ng todo, hindi mo to malilimutan. Tipong kahit tapos na alabas si Tatz, na sa paligid mo pa rin parang nasa loob ka ng dududan. Dahil mo na ba natin? What? Gusto sana kitang labanan na lamang sa gubat para magkapangalan sa yabang namulat. Kaya lang, natagalan ka sa bagal ng usat sa pag-asang matatakpan na ng kanyang sulat na marahan ng kalawakang walang sapat ang sukat. Nagdodroga ka ba? Pwes kung oo ay wala naman nagulat. Pagkatalata naman sa katawan na kaya niyang laban ang kanyang puyat. Kinalakayan mo ang bato kung saan ka namulat. Nagmukha ka ng bungo. Wala ka ng utak ang iyong natagpuan gulo. At kung ikay yaharang sa pagbungad, taga Mindanao na katutubo lang, pinapatay na parang lumad. Oo, at kilala ka na sa inyo, pinapalibutan pag rumonda. Ngunit mga linya ko nakakatakot, kikilabutan pag sumobra. Umalis ka man sa inyong syudad na pinapaliguan ng suporta. Bagsak pa rin ang general ng dinapuan ng pneumonia. Samantalang, sa pagbuhay sa sining, ako na natiling sa larin. Kaya ba't sa lahat na makakaharap, ikaw na piling magaling? Isa kang puro namang mang na nakalusot sa screening, bayarin. Ang hiningi ko kay Ari, kat ikaw ang kanyang piling patayin. Agad-agad ko kinilala si Tatz kung paano siya sa bahay. Sa pagtulog at pagkain lang nasanay, tagaluto, tagalaba, tagapagsilbe niya kanyang nanay. Kaya sa rap scene, katamaran niya ay di madaling punan. Pas ganyan talaga kapag natuto ng malingkuran. Mga linya niyang tumatatak, wala namang katuturan. Pinakinggan kita ng minsan, bigla na lang naguluhan. Akala ko Tatz kanyang pangalan, nang may magbulungan. Pangalan kanyang Tatz, kaya walang kahulugan. Walang dating na makalimot, laglag ang bata na mahilot. Tangayin ang tangkain, magmagaling sa mga pasikot. Sa boses mo puro papogi, di mo ko mapapaikot. Lalabas ka na makitid pag ako na nagpakipot. Lumabas ka ng kwarto kanina, dala ng libog. Nagbabak sakaling may mahimod. Inabotan ng 10 oras ng gabi, mukha pang di naghilod. Pinagkamalak at tulak ng mga pulis at sinakay kanila para malibot. Kinabukasan ang iyong bangkay na tagpuan sa tabi ng ilog. Time Riverside, tag-ingay! Yeah! Invictus vs. Tatz Maven! Ahon 8, FlipTop mag-ingay para sa laban na yun. Yeah! Shoutout sa kanilang pareho! Ang buhat ng urado, 4-1! Mag-ingay para ay Tatz Maven! Pricing, abangan ang mga proyekto namin sa darating na susunod to. Shoutouts nga pala, Pangkat Magat, 351G, Trukwan, Delinquent Site Society, Kalawakan Roof, Mindanao City. Natats ka tuloy. Yo, Husky, binoto ko si Tats. First round, so nawala si Invictus, so medyo malinis yung performance ni Tats nung first. So nung second,
medyo naging bumawi si Invictus, no? Naging patas sila. Tapos nung third, yan, sobrang dikit na lang. Mas maraming punches na pumasok si Tatz. Tapos si ano naman, yun nga, mas lamang si Tatz kaysa kay Invictus. Kaya Tatz ako. Parte ni Luilo, binoto ko si Tatz. Round 1, malinaw Tatz yun. Tapos round 3, binigay ko kay Invictus. Pero yung round 2, pantay lang sila eh. Kaso nag-choke si Invictus sa round 1. Kaya mas lamang ang kundi si Tatz. Pero pantay lang halos na. Tatz. Yo, Batang Rebelde, binoto ko si Tatz. Halos pantay lang yung laban. Pero para sa akin, may mga suntok na direkta si Tatz. Si Invictus naman, may mga angle na pumapasok din. Pero para sa akin kulang, mas malakas yung suntok ni Tatz kaya yun. Tatz. Yun, Pistolero. Laban Invictus versus Tatz. May pera ko lang yung sa isa-isa na bumoto kay Invictus. Sa side ko, round 1, nakuha ni Tatz yun, malinaw. Round 2, para sa akin, parang gusto yung judging. Round 2, lumamang si Invictus ng medyo hibla. Kay Tatz din. Round 3 kaya pinili ko na si Invictus ng time na kasi nung round 3, para sa akin kasi magandang ending sa battle din. Ang nangyari, parang medyo nahihirapan mag-split si Tatz Maven ng linya niya. So parang yung iba nawawala ng impact. Tapos doon naman sa ano ni Invictus, may mga magaganda siyang linya na pumasok sa akin sa round 3 kaya si Invictus binang. What's up, Flipli? Binoto ko nga po pala si Tatz Maven kasi parehas technical po yung paglalaban, parehas technical yung laban nila pero para sa akin, binila ko nila kung ilang yung mas marami akong ano, mas marami akong napapatango sa bawat banat. So parang medyo tax ako doon pumanig. Pero props pa rin kay Invictus kasi solid pa rin yung delivery niya talaga malinaw tas halimaw. Well, that's